So ayan nga ng mga kasukino. So para sa lahat ng mga nanay. Ayan. So para sa lahat ng mga nanay na walang pinagkakakitaan. So mainam or napakagandang gawing extra income itong ating paggawa ng sabon, no? Ng dishwashing liquid soap. So unang-una, no? Regular itong nagagamit, no? Pang-araw-araw, no? Na ginagamit natin ito. Kaya check na meron ka or magkakaroon ka ng buyer, no? Sa mga kapitbahay mo lang, makakapagtinda ka na, no? Ikaw lang, personal, sa bahay niyo magagamit niyo ito, no? Hello, kumusta mga kasuki? Another video na naman tayo, no? Kung saan? Another extra income, no? Ang ating video ngayon. So, paano natin nasabing extra income? So, samahan niyo ako, i-unbox natin yung ating nabili or nahanap, no? Sa Lazada. Samahan niyo ko, ayan, box natin, no? So, ano ang laman ng box na ito? So, ang laman ng box na ito ay dishwashing liquid soap. Ayan. So, mga RM siya sa paggawa ng dishwashing liquid soap. And subukan natin, no? Or itry natin. Ibang brand itong gagawin ko ngayon, no? Na dishwashing liquid soap. So, tingnan natin ano ba ang kaibahan niya. Kasi mas mura ito kumpara dun sa nakasanayan ko na na ginagawang dishwashing liquid soap. So, check natin ngayon. First time ko na sumubok, no? Ng ibang brand. Tingnan natin ano ba meron dito, bakit siya mura. So, unbox natin. Yung dati kong brand, no? Yung last na ginawa natin, sa kubaw pa siya, mabibili. So, kailangan mo pang member doon. At mas maganda kung a-attend ka ng seminar, no? Sa paggawa ng sabon. So, kapag umaattend ka ng seminar sa paggawa ng sabon, ituturo sa iyo yung mga kailangan mong malaman sa paggawa ng sabon kasi may mga procedure siya, ano ba ang dapat mong unahin, no? Itong RM na to, ano ba ang dapat mong gawin sa kanya? Sa una, sa huli ba siya or sa gitna? So paano ba ang ano sa kanya? Ang procedure ayan. So ang scent na in-order natin ay lemon scent. Ayan. So check natin. Naaamoy ko na yung lemon scent. Isa-isahin natin. Ayan. So, dito, ayan. Isa-isahin natin kung ano ang laman nito, ang box nito. Ayan. So, kung di ako nagkakamali, ito ay 500 ml. No? Yung bottle niya, or yung kanyang PET bottle, ay may 500 ml. Nakalagay dito, ito ay anti-sebo. Ayan. Anti-sebo daw siya. Next natin, bubble enhancer. So, ayan ang bubble enhancer. Ito yung scent niya, no? Ito yung lemon scent. Ayan. So, naaamoy ko na siya. Tapos, meron tayong ADPA or antibac. Ayan. Tapos, then, meron tayong salt. Ayan. Tapos, ito naman ay meron tayong SLES. Ayan. So, SLES. Ito yung parang gel. Ayan. Ito yung parang gel niya. Tapos, ayan. Wala naman ang box. Ayan. Ito naman ay yung colorant. So, ang napansin ko dito, ayan. So, ang kanyang color or ang kanyang colorant ay into powder, no? Yung last time na ginawa natin ay liquid. Siya naman, ang version niya, no? Ang gamit niya is powder. Ayan. So, FBNC. Yellow number 5, sunset yellow, kung di ako nagkakamali. Ito ang colorant para maging yellow. Yung. Tapos, meron dito, ayan. Meron siyang procedure, ayan. So, meron na siya dito materials, tapos kung ilan yung magiging yield niya. Ayan. So, ay yung kanyang formulation, no? Ito, basahin natin isa-isa. So, ang materials niya ay water, 11 to 12 liters. Itong SLES, ayan, ito yon. So, ito ay 1 kilo. Tapos, yung salt niya ay 500 grams. Yung bubble enhancer ay 100 ml. Yung scent niya ay 15 ml. Yung colorant, ayan. So, nakalagay dito as desired. So, walang grams yung kanyang colorant. Yung kanyang anti-sebo ay 500 ml.
Tapos, yung kanyang ADPA at saka antibac. Yeah. So, yung ADPA niya is 20 ml and then the antibac is 10 ml. So, pinagsama na siya, kaya siya ay 30 ml. So, ito ang kanyang procedure, no? Based dito. So, ang ating seller, no, ay si Neil and Chester. Yan. So, nabili namin siya sa Lazada ng 328 or 368. So, flash ko na lang sa screen. Ayan. So, dun sa price na yun, 300 plus, kasama na yung shipping fee. So, check natin. Sabi dito sa procedure, maghanda ng tubig sa isang timba o ilagayan. Ilagay ang SLES. Tunawin mabuti hanggang walang maiwang buo-buo. Ilagay ang colorant at haluin. Ilagay ang anti-sebo at haluin. Sunod, yung antibac at saka EDTA. Tapos, next nga ay yung bubble enhancer. Haluin ng dahan-dahan. At ilagay paunti-unti ang salt at haluin ng dahan-dahan sa isang direksyon na magsunod ang scent. So, maghintay ng tumining ang kulay at mawala ang bula bago ilagay sa bote. So, ito yung kanilang procedure. Ayan. So, ayan. So, dito sa procedure niya, no, parang lumalabas na timba na agad, ay hindi na agad, no? Naranasan yung tubig, tapos isa-isang ilalagay yung mga RM. So, iba to doon sa procedure, no, na ating nakagawian. So, check natin kung ano yung procedure nito, yun yung ating gagawin. So, start na tayo. Ayan. So, 11 to 12 liters. So, 12 liters ang ating gawin. So, 12, 13, 14. So, ang total nito, kapag nagawa natin, ay 14 liters ang yield nito pag natapos natin ito. So, meron tayong inahandang timba. So, madali lang naman yung kanyang procedure kasi ayan, tubig. So, tubig muna. So, 12 liters. So, meron tayo dito 4 liters na kitchen. Ayan. So, gamitin natin ito. Maghanda tayo ng dito na lang ito. Puno. Tagal-tagal. So, ayan. So, sumubok tayo ng ibang brand, no, ng dishwashing liquid soap. So, syempre, no, bilang sa mga nanay na nanonood dyan, no, so, huwag kayong mahihiya. So, huwag kayong, ano, huwag kayong matakot na sumubok ng ibang produkto, no. So, check nyo, bakit ba mura ito, or bakit mahal ito. So, dun sa last na ating sinubukan, no, yung kung saan ako nag-seminar, nag-seminar ako doon, tapos, doon ko rin natutunan, no, yung paggawa ng sabon, paggawa ng yung mga fabric conditioner, ayan. So, sa kanila ko natutunan yung mga ganitong mga extra-extra income, no. So, maiko-compare ko yung price nila, no. Nagulat ako bakit medyo mura, no, medyo mura, no. Mas mura siya, parang mura siya ng 100, no, ng 100 pesos. Mas mura siya ng 100 pesos compare doon sa una natin ginawang sabon. So, ito na yung ating unang tubig, no? Oh! Balik at yung kitchen. Oh, 12 liters yun. So, ayan. So, bakit ba magandang gawing negosyo ang dishwashing liquid soap? So, pag-usapan natin bakit nga ba magandang gawing negosyo ito, no? So, unang-una, sa dishwashing liquid soap, araw-araw tayo ay may hugasin sa bahay. So, maraming hugasin sa bahay, no? So, ikaw ay kakain, no? Siyempre, araw-araw kang kumakain. Tatlong beses kang kumakain. Kaya asahan mo na, tatlong beses ka rin maghugas. So, yan ang kagandahan kapag ka ikaw ay napasok sa ganitong klase ng pag-negosyo, no? So, sabihin natin negosyo, so sige, so yun kung mara yung ganitong klase ng extra income. Ayan. So, kesa bumili ka, no, ng mga branded na sabon, yung mga sachet-sachet, so magkano yun? So, pagpalagay natin mga 10 pesos or 5 pesos, yan, ang isang sachet, so ilang gamitan mo lang yun. So, ang kagandahan, kung ikaw ay matututo na gumawa ng ganito, no, so magagamit mo na siya sa bahay, maibibenta mo pa siya sa mga kakilala. At sigurado naman na may video sa'yo dahil, pang-araw-araw pa ito, hindi na yan. So, yung last na ginawa natin dishwashing liquid soap. Ayan. So, ilagay natin siya sa lumang ano, lumang lagayan, no? Medyo yung lumang ito. So, ngayon, ito na yung gamit namin. No? Ito na yung gamit namin. So, ngayon, dahil nga nakita ko na may mas mura. No? Mas mura siya ng 100 pesos. So, try natin kung okay ba. So, syempre, mas maganda. No? Check mo kung ano yung kaibahan. Bakit mura itong brand ito compared dun sa ating existing. So, nalaman nyo yan. Bibigyan ko kayo ng
Kumbaga parang review na ang nangyayari sa atin ngayon. So, re-review natin yung murang dishwashing liquid soap na nabili natin. So, bakit ba siya mura? Ang pagkain. Ang dami na akong napansin, no? Iba sa kanya. So, dito pa lang sa formulation, no? Kanilang formulation ay marami ng kaibahan. Meron na akong nakita. So, sa mga susunod na video, sabihin ko sa inyo kung ano yung nakita ko na iba. Pero syempre, bago natin masabi, kailangan subukan muna natin. Kaya gawin muna natin yung kanilang formulation. So, pangatlong ano na ito? Pangatlong pichel na. So, ibig sabihin, meron na tayong 12 liters ng tubig. So, tapos na, okay na. So, ang next naman natin ay itong gel. Lalagyan na natin ang gel, no? 1 kilo ng gel. Parang gulat sa buta. So, dito sa kanilang procedure, no? I-dissolve natin yung gel dun sa matang buka. Dito sa tubig. So, dito ang sinusunod natin ay yung kanilang procedure. So, next natin, ano? So, haluin mabuti. Yan. So, haluin na. Haluin natin siya. Lalo na siya doon pang halo kayo pang kapatang kapatang nalalim naman natin siya. Ano mo? Nalusaw ba? Hindi. Dapat na inip at tubig. Hindi. Ay, nalusaw. Nalusaw natin yung nalusaw. Nalusaw natin yung nalusaw. Nalusaw natin yung nalusaw. Nalusaw natin yung
So, ayan. So, tapos na tayo, no? Nagawa na tayo na dishwashing liquid soap. Ayan. So, ang yield natin ay 14 liters. Ayan. Based sa formulation nung ating nabihan ng seller. Ayan. So, ano ang aking napansin? Ayan. So, dahil na matagal na kami gumagawa ng dishwashing liquid soap. Ayan. So, unang-una, ayan, so siyempre, may pagkakaiba. May pagkakaiba talaga. No? So, unang-una sa price, mas mura ito. Ayan, so mas mura siya. So, kung mapapansin mo, so, yun yung nakansin ko, unang-unang mura siya. So, bakit mura? No? Dahil, so, may mga item, no? So, same yung mga RM. So, may mga nabawas lang ng konti, pero same yung mga RM. Yung kumbaga yung pinaka-base naman ng ating dishwashing liquid soap ay nandito. So, meron lang mga RM na nawala sa kanya. Siguro kaya siya naging mura. Ayan. So, based dun sa aking dati ng seller, no? Kung saan ako ay nagsimula. So, yun yung talaga nakayuko. So, gusto ko siya ipakita yung sabon sa inyo. So, ayan. So, mas maganda, no? Mga kasuki, i-rise na natin ng ating camera. So, mga kasuki, ayan. So, kung ikaw, no? Kung ikaw ay nasa bahay lang naman, no? So, ang video ito ay para sa mga nanay, no? Para sa mga nanay na walang regular na hanap buhay. So, ang video ito, no? Mga nanay, no? Ay para sa inyo. So, sana may matutunan kayo sa video natin ito. So, ipakita ko sa inyo, no? Paano ba? Napakadali lang. So, ayan nga, no, mga kasuki, no? So, para sa lahat ng mga nanay, ayan. So, para sa lahat ng mga nanay na walang pinagkakakitaan, so, mainam or napakagandang gawing extra income itong aking paggawa ng sabon, no? Ng dishwashing liquid soap. So, unang-una, no? Regular itong nagagamit, no? Pang-araw-araw, no? Na ginagamit natin ito. Kaya tsak na meron ka or magkakaroon ka ng buyer, no? Sa mga kapitbahay mo lang, makakapagpunta ka na, no? Ikaw lang, personal, sa bahay mo magagamit nito, no? So, and lang, no? Kung gusto niyo magtanong, no? Kung saan ko ba nabili itong sabon na ito? Or kung gusto niyo ba yung version na isa, no? Kasi yung talagang regular na namin ginagawang sabon ay yung nauna, no? So, chat niyo lang po ako, no? Chat niyo lang ako. Sabihin ko sa inyo kung saan dapat kayo magpunta, no? Or kung paano ba ang gagawin niyo, no? Para makakuha kayo ng RM, no? Yun sa unang ginawa natin sabon at ito sa ating pangalawang sabon. So, ayun lang guys, no? Kung nagustuhan mo ang ating video, kung gusto mo ng mga video, pwede mong pagkakitaan, no? Pwede mong gawin extra income, no? Siguruhin mo lang na ikaw naka-subscribe sa ating channel, no? At huwag mo kalimutang itap, no? Yung ating bell button, no? Para lagi kong updated. So, kung tayo ay mag-upload ng video, no? Na pang extra income. So, ayun lang guys, no?